So ayun nga po, welcome back sa ating YouTube channel and mga kata-guys in the house! Ayan, may pinanood ako kaninang nag-premiere pero nalate ako sa premiere niya, sorry kapatid. Pero pinanood ko yung video mo, ayun. Nagutom ako, alam mo ba nagutom ako nung pinanood ko yung niluto mong pansit. And yun, kung sino siya, si Chef Siegfried. Ayan, hello kapatid, shoutout sa'yo. Nagutom ako. Totoo ha, nagutom ako. Alam nyo ba, wala yung mga Ricardo dito sa bahay. And bumaba pa ako. At alam nyo ba, sarado na yung bilihan dito. Pero napakausap ko na, sabi ko mabilis lang. So bilisan lang, kasi madadali lang naman yung ingredients nito. And yun, I want to show my skill. Papakita ko din sa inyo yung skills ko sa pagluluto. Sa mga di po nakakaalam, dati din po ako nagluluto. And I also chef in sa isang Italian restaurant. So, pero medyo yung lulutuin ko ngayon is kung siya ng Italian. Pero ang tawag dito is carbonara. Ayan, sa mga mahilig dyan sa carbonara. Ayan, carbonara Italian style. Pero I want you to know lang ng original carbonara ng Italia ay itlog lang, paminta at asin, tapos yung pasta, yun lang yun, tahaluin mo lang yun, yun lang ang yung original na carbonara. But now, yung gagawin ko Italian din siya, Italian style. So, papakita ko muna sa inyo mga Ricardo and enjoy. So, ayan mga kapatid yung ating ingredients. Yung nandun, itlog, ito pancetta. Sa mga hindi nakakalam ng pancetta, ito po yun, pancetta. Bale, may nabibili naman na ano na yung gayat-gayat na. So bale, tinitingnan ko na lang is yung ano niya, yung marka niya o basta. Tapos spaghetti, syempre yung pasta, pana o cream milk, gatas, olio, at saka itlog nga pala, no? Tapos yan is yung formaggio o cheese na giniling na o grattugiato kung tawagin dito, at saka may konting rosemary, no? Kailangan ko yan, at saka pandesign ng plate at bulaklak yan, at saka oil. So bali yan yung ingredients, kayang-kaya yan ng budget. At saka paminta nga po pala, wala lang ako nakalagay dyan na paminta at saka asin. So ayan, bale, nagpapainit na ako dito ng tubig. Yung tubig na yan is huwag nyo kakalimutan na lagyan ng oil at saka asin. Laging ganito dito mga Italian, lalagyan nyo na yan ng asin at saka oil para hindi na rin magdikit yung pasta. Kalimitan kasi pag niluluto nyo yung pasta at nilagay nyo dyan, nagdidikit-dikit yung pasta, diba? Parang dumidikit siya sa pinaglulutuan nyo. Asin, pampalasa. Ganun sila, ganun ang Italian dito. So, bali mga kapatid, may nakalimutan ako. Kailangan nyo to sa paggawa ng sauce. And ayun, medyo kakaiba lang akong gumawa ng sauce. Panoorin nyo na lang. Kasi, baka may matutunan kayo. Iyo! So, anood-nood na lang po kayo dyan mga kapatid. And sana may matutunan nyo kayo. So, ayun mga kapatid, naman tayo ng papakulo ng tubig. Gagawa tayo ng sauce. Okay? So, bale, ang una muna natin kailangan itong itlog. Lagay nyo lang dito. Ayan. Bale, apat na itlog na yun. Lalagay nyo itong pana. Pana or cream milk. So bale, yung cream milk o pana sa Italian ay isang gantong box is 200 ml. So I put 2, it means 400 ml. Ayan, and milk, maglalagay tayo ng milk. So parang hindi ko na masasabi, parang 1 glass ng milk. Pero tatansyahin ko na lang. So, paborito to ng mga Italian. Bawat pasta nila, pero minsan depende sa pasta na niluluto nila.
lagi silang naglalagay ng formaggio or cheese na giniling na. Ang tawag yun dito ay grattugiato. Yan. Naglalagay lang tayo ng kalahati. Kasi ang kalahati para sa plate. Ngayon, kita natin pumukulo na yung tubig. Habang tayo nagpiprepare dito ng sauce, may galon pa din tayo, lulutuin pa din natin to, pancetta. Lagay na natin to, para habang ginagawa yung sauce, at habang lulutuin natin to, naluluto to. So, lahat-lahat, magkakasabay-sabay siya. Kaya mabilis matatapos. Bale, nung kami ngayon dito, wala yung isa bumaba. Ako, si Kuya Oman at si Joel. So, bale, tatlo kami. Nag-isip. So, bale, tatlo. Sabihin na natin isa. Dalawa. Tatlo. Base sa karanasan ko sa pagluluto sa dati sa Italian restaurant, hindi lang nila tinitingnan ang sauce nyo. Mas mahalaga sa kanila yung quality kung paano nilulutuin yung pasta. Ang Italiano gusto nila yung medyo pagkilagat ba nila yung pasta, parang hindi naman siya ano, pero parang may lumalag ito. Parang ganun, pero luto siya. Yun yung tinitingnan na quality ng Italian. So ayan, may pamida na dito. And then, gigilingin na lang natin. And yun, for plating, and actually kasama din siya dun sa ingredients. Kailangan natin itong egg. Bale, mamaya magpapaint ako ng tubig. Lakin ko ito, babagsak ko lang ito dun sa tubig na mainit. I think mga 1 minute o wala pang 1 minute kailangan ko na itong tanggalin dun sa mainit na tubig. So makita nyo na lang sa plate ko siya mamaya ipapaliwanag. And so now, check natin yung ating pasta kasi yan yung pinakamahalaga dito eh. Medyo kita ko kumukulo-kulo na siya and let's see. So ayun, I think need pa lang at least 3 minutes to 4 minutes bago maluto yan. So ngayon, ready na yung ating sauce. And now, ito naman, lulutuin natin yung pancetta. Ito kasi, may nabibili naman ng buo, pero binili ko na itong, ano, yung gayat na. Tinignan ko na lang yung quality niya, yung tatak. Lagyan natin ng konting oil. So ayan yung pancetta, may kulang sabi ko sa inyo, kailangan magparang golden brown siya. So ayan na yung pasta natin, oh. Makikita nyo siya, diba? Parang saktong-sakto lang, hindi siya lutong-luto, hindi siya labog, ayos lang. So now, sabi ko sa dati sa akin nung nagsuturo sa akin na magluto. Pag sila daw nagluluto ng pasta, mas gusto ng Italiano na niluluto nila yan na nasa tawag sa Italiano padella o nasa kawali habang pinaparoses mo at tinatapos mo yung niluluto mo. So kailangan mahina lang yung apoy. Lagay na natin yung pasta. And of course the sauce.
course, the secret lang dito, kailangan nyo lang haluin, alagaan nyo sa halo, kasi madami siyang itlog. Pag hindi nyo siya inalagaan ng halo, magiging para siyang pritong itlog. So ayan, at nakikita nyo naman, very cream na siya ngayon. And mas pasasarapin pa natin yan sa pagpiplating o sa plate na natin siya ilalagay. Ayan, madami yung naluto kasi tatlo naman kami. Pero ako, konti lang ako kumain. Basta kailangan ganito, magiging parang cream na siya yung sauce niya. Oh, di ba? In time siya natapos. Habang tayo nagpapakulo ng tubig, tapos inalagay natin yung pasta, nagagawa tayo ng sauce, may niluto tayo na yung pancetta ang sinasabi ko. In sa lahat-lahat, nagkasabay-sabay silang natapos. Pero, may idadagdag pa ako. Kasi, maganda din kasi ito, masarap din. So, kaya may ilalagay lang ako. So, yung itlog na sinasabi ko kanina na nasa mainit na tubig. So, ready? And go! Lagyan nyo lang ulit siya ng konting asin at saka oil. Pwede naman kahit din nyo na ito gawin eh. Okay na yun eh. Kumbaga ito, parang konting pasabog. Kumbaga konting arte sa plato. And so ngayon, kumukulo na yung mainit na tubig natin at ito na yung sinasabi ko. Diyan po, ito na yung sinasabi ko sa inyo dun about sa egg. So, tanggalin muna natin to. And I'll show you. Ayun, kita nyo po ba yun? Yan. Yan yung gustong gusto ng mga Italian. O, hindi po ba? Wow! Yan. So, okay po ba? May natutunan po ba tayo? Salamat po sa panonood. So hanggang dito na lang po ang ating video at medyo madami pa akong lilinisin na kalat ko and sana may natutunan kayo at sana ay magutom ko kayo. So hanggang sa susunod na video, mga kataga is off now. Uy, daming beer. Kanila yun, di akin. And nagsasabing, what's up?